I-re-recommend mo ba ito sa mga kaibigan ko o sa mga kaibigan mo or sa pamilya mo? I would say no. Kumusta mga teamwagi? At tayo sasagot ulit ng Bombcrypto content NFT game na nilalaro ko ngayon currently. Ayan, naglalaro ko, pinapatulog ko sila at nag-e-edit na rin ako ng previous content ko pagdating sa Bombcrypto. Bakit ito ginawa? Dahil ang dami ko rin natatanggap na tanong mula sa mga friends natin online. That's why isang bagsakan na lang. Wala rin itong script para kung ano yung maisip ko ay yun ang sasagutin natin tanong. Kaya lang, nawawala yung 5 question na yun. Ang galing mo talaga, bright ka! Ito siya, sinulat ko lang siya yung mga tanong. Ayan, yan, ganyan lang kaliit yung script ko. So, unang tanong natin is, bakit ako nag-Bombcrypto? One of the main reasons is, kung negosyante ka, kailangan na foresee mo yung mga nangyayari sa future. At syempre, abang naglalaro ako, nag-adventure tayo ng Axie. Uy, sana all! So, hindi lang basta Bombcrypto kasi yung gagawin ko ngayon, kundi papasok talaga ako sa cryptocurrency. And especially, dahil nagninegosyo nga ako, kailangan ko ng outlet para paglagyan ng, para mag-rest. Para i-rest yung utak, ay imbis na mag-PlayStation ako, ay mag-crypto games na ako. Actually, PS4 lang meron ako. Since na-introduce ako sa crypto, feeling ko matatagalan pa siguro kung bibili akong PS5. So, bakit ako nag-Bombcrypto? Dahil, unang-una, itong lintik na game na to, napakahirap. Adventure lang yung madali dito. So, no-brainer game ang Bombcrypto. And, pa-start pa lang siya, at nasa na timingan namin na papataas siya. So, kaya ko siya ginawa. Yun, no-brainer nga siya. Madali lang siyang laruin. At somehow, ay nagiging sulit. Sulit yung paglalaro ko ng Bombcrypto. Pangalawa, legit ba siya? Would say yes. Kasi, pangatlo, pang-apat ko ng video na to at patuloy pa rin ako nag-research dun sa game na yun, ay masasabi ko na somehow legit siya kasi gamer company na talaga, game company na talaga yung Hensense, kalimutan ko. Magkwenta tong vlog na to. Okay ka lang. At yung sinasabi ko before sa previous video ko na naka-avatar sila, pwede mo palang i-search yung mismong site nila na yung gaming game development company nila. At yun, dun mo makikita na may mga mukha sila. At somehow, based on sa mga research din, sa mga content, ay umaharap sila sa tao at may plano sila. Legit to, but the thing is, kahit gaano ka legit isang bagay, kahit nga may mga business permit na company, nakakagawa pa rin ng illegal. So, anong sinasabi ko? Yes, legit siya. Dahil okay yung white paper, okay yung timeline nila, meron silang plano dun sa game. But the thing is, anything can happen pagdating sa cryptocurrency. Ingat! Next question is, sulit pa ba ang ilalabas na pera? So, sa mga hindi nakakaalam, pag nag-crypto or crypto game ka or NFT game ka, mas maganda pa rin na naglalabas ng pera dahil malamang iikot pa din yung pera na mas malaki. For example, sa Axie, bakit naging malaki siya? Kasi binibili mo yung game, kumbaga pay to play siya pero play to earn siya. So, okay, so sulit pa ba ang ilalabas kung ngayon ka season na parang second quarter nila or second timeline nila ay Q4, I would say yes. At kung magtagal-tagal man, tingin ko sulit pa rin naman. Kagaya ng nilabas namin na 18K, running na ng 5 days ay 40 Bitcoin. Magkano papalo? Tapos may 11K ako sa MetaMask. Siguro in less than a month, yung 18K ko, bawi na. Siguro baka maging 25 or 30K pa, depende sa sipag ko na pag-on-off at pag-uwantay ng Bombcrypto. Madali lang ba siyang laruin? Of course, sobrang dali na laruin. Nung treasure hunt pa lang kasi magkakaroon to ng PVP, magkakaroon din siya ng adventure and whatever happens doon pa sa susunod, siguro yung mga part na yun maghihirap. So, madali siyang laruin pag treasure hunt yung pag-uusapan sa gantong beta state niya. At
kumpara dito sa Axie. Hindi naman ako hater na Axie, but talk, talk, talk. Yan na lang ginagawa mo, daldal ng dal. It's just so happened na late ako sa Axie. I would say late ako. Yung nakuha kong monster ay hindi naman super lakas at di rin competitive. But still, okay pa rin na Axie. Hindi ako Axie hater. Kumbaga, gusto ko, ayoko na lang magdagdag ng game or NFT game na ganito ka-komplikado. Dahil hindi rin siya minsan okay sa mental health. Paano masabi? Okay, last two question. Ano, last na pala tayo. Nako. Question. I-recommend mo ba ito sa mga kaibigan ko o sa mga kaibigan mo or sa pamilya mo? I would say yes and no. Bakit? I-recommend ko siya sa mga willing ng magsugal or willing ng mag-risk. Hindi pala ito sugal kasi may hinundog. Sabi naman mo, family ko, yes and no. Yun ang sagot ko. Yes and no. Why? Unang-unang reason bakit yes, dahil ang mga nakapaligid naman sa akin ay risk taker at business minded. Yung 20k, 18k, kung ganun man yung ilalabas nila, sa nakita ko naman sulit pa sa ngayon, ha, pinag-usapan natin. If you're watching this, siguro mga 6 months or 1 year, if ganun lang yung range, hindi siya ganun kahirap kasi marami ng 20k na dumaan sa'yo. And no naman kasi, again, risk pa rin siya. At kung yun yung perang, like ko in-advise, kaya kung bakit ang hashtag dito ay earn to play, huwag mong gamitin na bread and butter ang cryptocurrency gaming or NFT game kung nagsisimula ka pa lang. Kasi ang taas ng risk at baka mahirapan ka. So, kumita ka muna ng malaki somewhere else, then you play this para hindi ganun kahirap at hindi ka parang worried sa gabi na baka hindi mabawala yung pera mo. If ever man ito, bukas, mag-collapse to, masira to, mawala. Sa tingin ko naman ay, ang ginagawa ko kasi, kada harvest ng coin, kuha agad, convert agad sa BNB. Siguro kaya, okay pa naman ako na mag-risk sa 20. Nawala na nga ako ng money before pa sa crypto eh. So, dahil extra money lang siya na pinapaikot ko, I'm getting seriously now. Kaya naging content channel, naging gaming content channel din ito. It's because to educate you people na huwag sanang gawing bread and butter to kung nagsisimula ka pa lang. Kumbaga, earn somewhere, then play here. Kaya earn to play. Okay, so yun yung top 5 natin. Nasagot ko sana, and rewatch mo lang to. Send mo to sa mga friends mo na gusto mag-pump crypto or pumasok sa NFT games. Kung meron kayong gustong ipareview sa akin na NFT games, let me know kasi nag-budget na tayo for exploration. So again, thank you for watching Vince Mike's Name, Inspired and Inspiration. Maraming salamat, tingmugi. At earn to play.